hindi na daw umaandar yung unit nito mga master pag lumalabas na yung error na P11. So hihintay na lang natin mga master, standby lang muna tayo sandali. Good morning pala sa inyo. So, ito na yung sinasabi ng ating customer, P11 no, tingnan nyo. Pag once na mag P11 na po yan mga master, buong unit yan, buong system yan, outdoor at saka indoor, hindi aandar. So mabilis ang gawin ito, ito troubleshoot natin agad. Alam naman natin siguro na ang problema nito ay nasa high pressure switch. So ito naka P11 siya, nag standby na yung unit. Kahit pipindutin mo yung power dyan, hindi yan nawawala yung P11. Tingnan natin ha, pipindutin yan oh. Pero nag-close siya, tingnan nyo, nagsasara ba? Diba? Pero yung nasa monitor niya, lumalabas pa rin yung P11. Ang gagawin natin ngayon, diretsuhan ito mga master, dahil gagamitin ito ng ating mga trabahante dito, yung mga worker, kailangan nila mamaya. So switch off natin yung breaker, tapos papaandarin natin ulit ha, kung gagana ba. Naka-switch off na po yon. Pero yan, namamatay na yung nasa monitor. So, okay na po yan. Naging safety na yung gagawin natin mamaya sa pagtutroubleshoot sa likod. So, samahan nyo ako mga master po. Puntahan natin doon sa may outdoor. So, medyo malapit lang naman. Ang problema nito mga master, nasa high pressure switch. So, medyo maraming aircon pala dito. So, nandun lang yung indoor. So, ito po yung outdoor niya. Yan o. So, ano po yung mga master? Nag-P11 po yung unit. After kasing pag umaandar niya, nag-high pressure po siya, lumalabas po yung P11. Isang minuto lang po yan mga master, tapos namamatay yung buong unit. Tapos, babalik na naman yan mga isang minuto. So, hindi na lang natin pinuntahan kanina habang naka-P11 siya, sinuswitch off ko na lang diretso yung breaker, dahil mamaya pag alauna na marami na mga trabahante dito papasok, so kailangan gagamitin nila. So ang gagawin natin ngayon mga master, na alam naman natin na pang P11 po yung error, high pressure switch po yan mga master. So titingnan natin ito munang mabilisan para direct to the point na tayo kung saan yung problema. So ito po yan mga master, papakita ko sa inyo ha. Andali, babalik ta rin ko lang yung camera. So naka-off na yung breaker mga master. So ito po yun yung connection ng ano, yung high pressure switch. Nandoon siya sa loob. Nandoon no. Tingnan niyo itong connection na ito. Ito. Kasi ang mangyayari kasi pag papalitan natin agad ng high pressure switch, puputulin na naman natin yung tubo na yan, dahil nakadikit po yan sa isang tube. So pwede naman nating i-condemn ito. Nakasakit lang po ito, tingnan nyo. So ang gagawin natin mga master para diretsuhan ito, para malaman nyo na agad, hindi na natin isa-isahin pa, dahil alam naman natin pag ang P11 ay isang pressure switch. Ito, high pressure switch. So, nandito po, nandoon po yun sa loob mga master, oh. Nakadikit po yung high pressure switch dyan. So, yan. Okay, bigay nga ng screw charge. Side cutter at saka ano. Yun, nandoon yung high pressure switch, nandoon. So, hindi na lang natin babaklasin ito dahil matatagalan pa tayo. Ang gagawin na lang natin, dito naman, oh. Ito naman po yung connection ng high pressure switch. So wala naman siya naka-indicate doon sa mga legend dito na yung may mga sticker kung yung troubleshooting. Pero pag P11 kasi, nasa high pressure switch po. So ito yon. So pwede naman natin itong i-condemn. Ida-direct na lang natin ito. So titingnan nyo na lang mga master kung paano natin gawin ha. Gagawin natin yan ngayon mga master. Puputuli na lang natin yan. Tapos, kundim.
Dahil aandar lang po ang unit. Pag hindi natin ito gagawin, aandar lang po siya ng isang minuto. Tapos namamatay ulit. So yan po, putulin nyo na lang. Tapos gaganunin nyo na lang. Kung wala naman kayong maipapalit, o para kagaya dito sa amin, malayo yung bilihan, importanteng gagamitin na nila. So ganito lang po ang gagawin nyo. Short nyo na lang. Tapos lalagyan na lang natin ng electrical tape. Cute na cute naman itong electrical na tape. O, tingnan nyo, ang nipis. So ganyan lang po yung gagawin, mga master. Dahil pag ang P11, pag lumalabas na yung error niya doon, namamatay po yung buong unit. Tapos after 1 minute, ang pinakamataas niyan, babalik ulit. So ganyan lang. So ito, mga master, wala na po. Kundim na po ito. So nagganyan na lang natin, o na-short na lang natin. So ang gagawin natin ngayon, papaandarin natin ulit yung breaker. So maghihintay tayo ng isang minuto mamaya. Kung may lalabas pa ng error na P11. Dahil yun nga ang kadalasan yun. So baliktad pala. So standby na lang tayo sandali, mga master, ha. Papaandarin natin yung charge. Papaandarin natin yung unit. So nandito po yung breaker nya. Tapos magbibilang kayo ng hanggang isang minuto. Nandito po yung breaker nya, mga master. Yan. Yan si Sir Adriano. Alright. So kandarin natin. Mandar. Okay. Kumaandar na po yung outdoor. Yung ganyan. Yan, umaandar. So hintayin natin ng isang minuto. So ilalagay muna natin. Hintayin ng isang minuto. Tara sa cellphone. Charge. Tara sa cellphone. Tara na po. So ito, mga master, oras. Hintayin natin ng 12:57 o 12:58. Continuous na yung andar niyan. Pero hindi pa nag-i-iro, continuous pa yung andar. Hintayin na lang natin. So yan, mga master. So 12:58. Okay na po yan, mga master, umaandar na. Hintayin na lang natin sa likod at titingnan natin sa likod, mga master. Pupuntahan natin. So okay na po yan, umaandar na. Lumalabas na po yung P11 kanina. Nakita na natin na sa high resources. So titingnan natin sa likod kung umaandar yung outdoor niya. So direct to the point na tayo kasi, mga master, para mabilisan. So yan. Yan. So yan, mga master. Umaandar na po yan. Umabot na siya ng
dalawang minuto, hindi na namamatay kanina yung, hindi na lumalabas yung P11. So, yun lang po yung problema niya, yung sa high pressure switch. So, yan. Ito. Kinundib natin. Dahil wala naman tayo maipalit na high pressure switch, dahil dito din walang mabilihan, kailangan na nilang gagamitin. So, ganun lang po mga master, para makaandar ang unit, iko-condemn na niya lang, i-jumper nyo na lang yung linya ng high pressure switch. So, umaandar na po yan, lumalamig na po sa loob, lampas na ng mga, siguro umaandar na ngayon, lampas na siya ng mga 10 minutes. Kanina, nung in-observe natin, 2 minuto, pero pag P11 kasi, 1 minuto lang yan, lalabas na yung P11, tapos hindi naaandar yung buong unit. So, ito, kanina pa umaandar, so okay na po ito mga master. So, direct to the point na yung pag-home service natin, dahil pang mabilisan lang ito, dahil gagamitin nila ngayon, mag-uopisina na. So, nahanap natin agad yung error na P11. Nasa high pressure switch po yung problema. So, ayos. Next time ulit. Pasinsan na kung di na natin tatanggalin ito lahat, mga master, hindi na natin babaklasin. Pero, susundan nyo na lang yung kulay yellow, yun yung sa high pressure switch, ito po yung brand niya. So, ganun lang mga master. Umaandar na yung unit. Babalikan natin ulit ha, papasok tayo, titingnan natin doon. Charge, pakidala na yan, charge. Yes.